Okay, ito mga kaisuunan yung bulaklak niya. Tinanggal ko lang yung maitim sa gitna. Sasama ko itong dito. Pinuhin ko siya. Tapos ko na siyang tawag dito. Ayan. Pinino ko na. Lagyan ko na lang to siya ng mga regalo. Bago iprito. Ayan. Ito yung ating puso ng saging. Okay. Kung nahalo-halo ko na mga kaisunan yung ingredients niya. Nandito na yung sibuyas, bawang, saka yung giniling ng baboy. Pinagsama-sama ko na sila dito, pati yung asin saka yung paminta. Ngayon, huling lagay ko itong magic syrup. Lagyan pa natin magic syrup para mas sumarap. Kapag walang magic syrup, hindi masarap. And then, dalawang itlog. Dalawang itlog. Okay. Puso ng saging ito mga kaisuunan, yung ating pati vegetables. Yan, dalawa lang. And then, halo muna natin. Sandali. Halo-haloin muna para ma-absorb ng ibang ingredients. Medyo sakto lang siguro yung ginili. Haluin lang natin ng kaunti. Ayan. Kasi yung ginili, medyo buo-buo pa. Talagay ko kulang yung asin. Nagdagan ko muna kay Suna ng asin. Sa mga kay Suna, ginagdagan ko na ng asin. Kasi parang tabang. Kunti. Ayan. Halong-halo na ito. Lahat ng ingredients na nandito na. Okay, pinakaano natin itong harina. Pag walang harina, hindi mabubuo yung ating pati. Kailangan may harina. Isang cup na harina yan. Okay. Simot-simot. Ayan. Okay, halo-halo ulit. Para magkaroon ng lasa. Isakto lang yung kanyang pagkain. Kasi kapag matubig, hindi rin maganda. Haluin lang. Ako lang itong maigi na aking suno. Dumikit. Ito mga kaisunan, halong-halo na siya. So ngayon, i-prepare ko na para iprituhin na. Pero gawin ko muna siyang pati. Painitin muna ako ng mantika. Ito na mga kaisunan. Ginawa ko ng pati. Ayan. Ipiprito. Hindi yan didikit.